So what's up guys, welcome back sa ating panibagong video. So for today's video guys, magre-review and testing po tayo nitong latest model, Noob Sound. Inside the box, ito na po siya, ito yung main item, manual, ito yung kanyang power supply, 24 volts with 6 ampere. Yan. So pwede po siya sa AC 100 to 240 volts. So meron din siyang kasama na optical, kanyang antenna, meron siya antenna. So ito po yung kanyang manual or catalog. Audio input niya is pwede sa Bluetooth, pwede sa optical, U-disc, 2.0 channel, tsaka pwede sa RCA. Pwede rin sa 5.1 channel RCA. So maximum output power niya dito is merong 50 watts per outputs. Yan, per channel. Sa front, merong 50 watts. Surround, merong 50 watts. Center, merong 50 watts. Tsaka yung base channels, merong 50 watts. So, yung kanyang frequency response dito is 20 hertz to 20,000 hertz. Tapos, yung base frequency response is 40 hertz to 160 hertz. So, yung working voltage niya dito, yung kanyang supply is 15 to 24 volts. So yung kanyang maximum storage sa kanyang UDIS is 32 gig. So yung kanyang sporty format is nandito. Pwede sa MP3, WAV, WMA, tsaka ito, nakalagay dito. So, Bluetooth, 16-bit, yan, nakalagay. So yung bigat niya is nasa 1.8 kilogram. Tapos yung sukat niya dito is 410 by 205 by 83 mm. So ito yung main unit ng Noob Sound M5. Ito siya, 0.1. So ito yung front view ng mismong Bluetooth amplifier. So magkapal yung kanyang casing dito guys, lalo-lalo na dito sa kanyang casing talaga, sa upper tsaka sa ilalim. Sa ilalim merong rubber pit. Nandito yung kanyang power mode, play and pause, tapos next. Pwede siya sa USB and Bluetooth. Pwede rin sa OPT or optical, pwede rin sa RCA. So dito guys, pwede siya sa 5.1 or 2.1. Nandito yung kanyang USB input or flash drive. So dito guys, ito yung kanyang main volume sa overall. Ito yung master volume sa lahat. So dito yung volume ng subwoofer. Individual po ito, volume. Ito yung volumes ng subwoofer, volume ng center, volume ng surround, tsaka volume ng front. So dito guys, ito yung kanyang tone control. Meron siyang bass sa treble tone control. So, makikita natin, ito yung lagayan ng antenna kasi meron tong antenna dito. Ito siya. Yan. So kagabit lang natin to dito. Ito naman yung OPT input or optical input. Tapos meron sub-out. Yan, in case na ililink mo siya sa isa pang powered amp. So meron siyang sub-out. So yung input, meron siyang input dito, left and right channel sa 2.0 channel. Yan. So dito naman yung 5.1 channel input. So yung front input, surround, tsaka sub input. Lahat dito is input po ito. So dito guys, ito yung main, kabit yung supply. DC 15 to 24 volts. So dito na side is ito na yung speaker output. So dito natin ilalagay yung ating mga speakers. Yan. So dito yung front output right tsaka front left, surround right tsaka surround left. Dito naman yung center tsaka sub out. So total of 1 2 3 4 5 6. So 1 2 3 4 5. So ito pang 5 channel po ito. Yan. Kaya sa tinatawag na Noob Sound 5.1 channel. Made po siya ng China. Ito siya. Tapos ito naman yung kanilang official website, www.docaudio.com. So kabit lang natin para malakas agap ng ating Bluetooth. Yan. So pwede naman i-fold yung kanyang antenna. So ito siya guys. So kakabitan lang natin ng speaker. Tapos titesting tayo. So stay tuned mga guys. So yan po mga guys, titesting na natin itong Noob Sound M5.1. Yan. So meron tayong speakers dito. Ito sa buffer dalawa na 8 inches. So kakabit natin to sa sub out. Ito full range. Kakabit natin to sa, check natin sa likuran dito kung anong pwede.
So ito guys, dalawang box cover natin, 8 inches loaded na Joson. So naka-parallel po ito. Ito siya mga guys, naka-parallel. So ito yung dulo, kakabit natin to sa amplifier, ito knob sound. So dito tayo kakabit ito sub. Yan. Sub tayo kukuha. So ito guys, kakabit natin to positive tsaka negative. So ito po mga guys, kakabit na yung ating subwoofer dito sa sub output ng knob sound. So ito namang full range natin or mid, ito siya. So kakabit muna natin, tapos kukuha tayo audio sa dito, dito tayo sa ito, surround tayo, pwede rin dito sa center. Yan, kasi dito yung front is naka-stereo. Front right tsaka front left is stereo po ito. Same dito. Surround right tsaka surround left. Yan. So maganda kasi ito sa mga home theater. Yan, maraming outputs. So dito kasi kulang yung speaker natin. Pipili na lang tayo. Basta yung subwoofer natin speaker is nakabit sa sub. Yan, itong center, surround tsaka front is same output lang po yan, same frequency na nilalabas, pero individual po ito na amplifier per channel. So pipili na lang tayo kung sakaling isa lang yung ating full range, pwede dito sa center, pwede sa surround or front. Yan, so dito, dito na lang kukuha sa center dito. Tatry natin dito sa center kukuha ng full range. Yan. So, kabit natin to dito. Ito yung speaker natin na full range. So, ito po mga guys. Nakakabit tayo sa center. Yung full range natin. Yan. So, dito na side is sa susunod na video na lang natin to ititesting. Itong front tsaka surround. So, sa video natin ngayon is dito muna sub tsaka center. So, check na lang natin yung audio dito kasi tatlo lang yung ating speaker. So, ito yung supply pala dito. Ito siya yung supply. Kakabit natin yung supply dito sa ito. Main 24 volts. Yan. So, 24 volts. Kasi yung supply dito is 24 volts. Yan, kung 12 volts yung supply mo or 15 volts dito mo ikakabit. Pero sa atin is 24 volts, so dito tayo kukuha ng voltahe. Yan. Yan, so mga sound check tayo, i-power on lang natin or kabit natin yung cord. Ito yung cord ng supply. Ito siya. So kakabit natin dito, no. Yeah. Tapos yung dulo nito is kailangan natin ng adapter. Ayun. So dito sa atin, pwede na sa ating yan. So ito mga guys, na plug in na natin yung kanyang power supply, ito siya. So pa-power on switch lang natin. Ito yung kanyang button switch. So, yung pag-on dito is saglit lang yung pag-pindot. Yan. So, iilaw po yon. So, kung gusto natin mag-bluetooth, is ito, nandito yung ilaw. Long press lang natin dito. Kung gusto natin sa UPT or Celare or RCE, sisilik lang natin itong buttons. Yan. So, nagtatransfer siya dito sa optical. Kung sa RCE naman tayo, click natin yan. So, transfer yung ilaw dito sa RCE. Kung gagamitin natin yung 5.1, is magsiselect din po yan. Tapos, balik na dito. Yan. So, automatic po yan, 5.1. So, nakaselect tayo sa Bluetooth. So, kung meron naman tayong flash drive, automatic po yan magpiplay.
So since walang flash drive, is naka Bluetooth po tayo. Long press na natin dito yung play. Yan. Tapos tingnan natin yung sa ito, device natin. Che-check natin kung anong pangalan dito sa kanyang Knob Sound Amplifier. So ito mga guys, na-open natin yung Bluetooth. So ito yung pangalan niya is BT Hi-Fi Audio. So kiklik lang natin po ito para makapag play tayo ng music. Yan, tapos allow, tapos prepare natin. Yan, so connected na po siya sa ating Bluetooth Hi-Fi Audio or ito Knob Sound. Yan, so magpe-play tayo music dito no, para makapag sound check tayo. So pili mo na tayo ng music dito sa ating cellphone. So po mga guys, naka-play na tayo ng music. So titesting lang natin. So muna tayo dito sa subwoofer. So ito yung master volume. So lagay lang natin muna sa kalahati yung master volume, kasi ito yung master volume sa lahat. So subwoofer, test tayo sa subwoofer. So ito, loaded po ito ng subwoofer speaker 8 inches. So bu-volume natin. Yan. So malakas po siya mga guys. Yung bass at saka treble natin is naka half lang po siya. Yan. Yan. So meron audio sa buffer. So dito tayo sa center, which is ito, loaded po ito. So titesting natin. Yeah, so meron siyang audio. So okay naman yung amplifier. So since meron ng audio yung subwoofer tsaka yung center, so pagsabay na natin itong dalawa, subwoofer tsaka center. So patunugin natin yung dalawang subwoofer tsaka iso, full range natin. So, si-set up natin yung camera natin. Magpapildi data!
Mary, Huawei Remix. Magpa-feel day day. DJ Huawei Remix. Unya, magpa-feel day data. Unya, magpa-feel day data. Huawei Remix. DJ Huawei Remix. So yun guys, natest natin yung knob sound M5.1 na Bluetooth amplifier. Yan. So okay naman siya guys, malakas din siya. Okay naman siya guys, no? Sa mga nagtatanong kung saan natin ito pwede mabilis, mabibili po ito sa Lazada store. Yan. So lalagay ko dito sa baba yung link, yung store nila kung saan natin ito mabibili. So yan lang po mga guys, maraming salamat at God bless, ingat tayong lahat.